sa lahat ng mga kapatid na nandito ngayon sa ating panambahan, sa lahat po ng mga OFW, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ng ating gawain, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, nawa ay patuloy kayong gabayan, pagpalain, at ingatan po ng ating Panginoong Jesucristo. So umagang ito ngayon, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ako po ay maghahatid ng mensahe mula sa ating Panginoon. At ang akin pong mensahe ngayon ay akin pong pinamagatan, ang makipot na pintuan. So ito po ang pintuan na ito, ang makipot na pintuan. Marami po ang hindi nakakasumpong sa pintuan na ito. Sapagkat ang mga tao po madalas doon nakakasumpong sa maluwang na pintuan. So dalawa lang naman ang klase ng pintuan, isang makipot at isang maluwang. So ang iba doon na pupunta sa maluwang. Ang iba naman dito sa makipot. So saan po ba tayo pupunta? Kaya ito po ang sabi ng Biblia, ang makipot na pintuan. Nasa Biblia po ito. Ang ganda ng mga smile nyo sa about sa makipot na pintuan. Nawa, matagpuan po natin ang makipot na pintuan na ito at hindi po ang maluwang na pintuan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang maluwang na pintuan ay marami ang nagkakasumpong nito at marami ang napapahamak dito sa pumasok sa maluwang. Ngunit ang pumapasok sa makipot, ang siya maliligtas. At umayan po natin ang sabi ng Biblia, buksan po natin sa Matthew chapter 7, verse 13 hanggang 14. Yun po ang sabi ng Panginoon. Matthew 7, verse 13 hanggang 14. 13 po muna, 13. Ayan po. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Sa pagkapahamak. At marami ang dooy na nagsisipasok. Amen po. Nawa, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po natin mga nanonood ngayon, nawa po ay maunawaan po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng makipot na pintuan. Sino po ba ang tinutukoy na makipot na pintuan? Dalawa po ang pintuan, isang makipot at isang maluwang. Saan po kayo dito? Maluwang o makipot? Saan kayo pintuan papasok? Yun po ang ating alamin. Ang wika ng Panginoon, ang makipot na pintuan, kukunti lamang ang nakakasumpong nito. Ngunit ang pumapasok dito sa makipot na pintuan, ang siyang maliligtas. Sapagkat ang maluwang na pintuan, marami ang nakakasumpong nito at dito marami mapapahamak. At maraming sasasabi na kung minsan inaisip ng mga tao, akala nila ang pinasukan nila na pintuan ay kaligtasan. Yan pala ang dulo nito ay kamatayan. So marami po ang Biblia po ang sasagot niyan mamaya sa ating mga katanungan. At sabi ng Panginoon, hanapin ninyo ang makipot na pintuan. At malalaman natin mamaya kung sino ang pintuan na ito. Sino ang makipot na pintuan na ito at sino ang tinutukoy ng Biblia na doon tayo papasok? Sa maluwang, dito sa kaliwa, o dito sa kanan na makipot? Saan po kayo dito? Sa maluwang o sa makipot? Kaya dalawang pintuan natin papasukan. Kailangan isa lang tayo, mamimili tayo. At next verse po. Grabe. Next verse, amin po, Biblia po ito nagsasabi. Amen. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo saan? Buhay. Sa buhay. Ibig sabihin ang kaligtasan ay makipot ang pintuan na pupunta nito. Ngunit dahil kukunti lang po ang nakakilala sa pintuan na ito. Suspense, diba? Ano itong pintuan na ito? Anong gate ito? Sino itong pintuan na ito na tinutukoy ng Biblia? Hallelujah! Bakit dito tayo papasok sa pintuan na ito? Sino ito? Sino ang pintuan na ito? Sino ang makipot na ito? Doon natin mamaya malalaman. At kakaunti lang ang nagkasumpong niyon. Amen, amen! Kukunti amen. Lang po talaga sa oras ngayon, sino lang ba nagpupuri ngayon? Amen! Sino lang ba ang nakakaalam ngayon? Sino Hallelujah. Lang ba ang nakapasok sa pintuan ngayon? Samantalang sa labas, ang luwang-luwang doon sa pintuan, ang dami nila doon. Uh-huh. Marami ang tao ngayon sa labas at doon sila ngayon sa maluwang na pintuan. Samantalang dito tayo sa makipot ngayon kung saan tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Amen! At next verse, yan po ang sabi ng Biblia, yan po ang news story lang po tayo. At kakaunti lang ang nakakasumpong ngayon. Kukunti lang po. Ito mag-iingat kayo. Ito po, wala na po yan. Next verse, paano na po, balik tayo. Amen. Ito po ang tanong natin ngayon. Sino ang makipot na pintuan na ito na tinutukoy ng Biblia? Sino po ito mga kapatid? Hindi ito bagay, hindi ito isang pangyayari, kundi ito hindi, po ay... Hindi literal. Hindi ito literal na pintuan, kundi ang pintuan na ito yung Savior na tinutukoy ng Biblia. Amen. Sino ang pintuan na ito? Walang iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. At Hallelujah. Ito po ang sinasabi ng John 10:9. Sabi ng John 10:9, siya ang pintuan na tinutukoy John ng Biblia. John 10:9. Amen. Saan tayo papasok? Yan po sabi ng Panginoon. Sa kanya tayo papasok, sabi ni Lord.
Ako ang pintuan, amen. Si Lord pala ang pintuan siya, na sinasabi mo. Siya pala ang makipot na pintuan. Nagbigay si Lord na, nagbigay sa kanina ng clue na ang makipot na pintuan, ito yung nakakasumpong dito. Yung pag pumasok tayo sa makipot na pintuan, ang dulo nito ay buhay. Nakakasumpong tayo ng kaligtasan. Nakakasumpong tayo ng pastulan. Kung dito tayo ngayon sa maluwang na pintuan, kapahamakan ang dulo nito at marami ang nagsisipasok dito. Minsan akala mo ay dito tayo sa ano, sa ganitong relihiyon. Dito kasi maano, yan ang inakala mo. Kung minsan sa tingin mo maganda yung pala kapahamakan ng dulo nito. Amen. So, ilan mo ba nakakilala sa Panginoong Jesucristo? Dito sa lugar natin, sa Saudi Arabia. O, sino lang ba nagpupuri ngayon sa Panginoon? Tayo lang. At sa ilang mga bulagi churches. Ilan po ba ang nagpupuri ngayon? Wala pa siguro 100. So, mas marami po ang mga tao na bumapasok dun sa maluwag. Samantala, ang maluwag na ito dito ay kapahamakan. Nasa ilalim sila ng, nasa kalandaan, ang luwag-luwag dito, abang papalapit sila, papalapit, papunta na pala sila sa impyerno. Kalandaan, sa bungad lang pala maganda. May mga ganyang ano, may mga ganyang paniniwala. Sa bungad lang pala maganda, props lang pala maganda. Pag pumasok ka lang sa kanilang pananampalataya, kapahamakan at kamatayan pala ang dulo nito, mga kapatid. Yan po, sabi ni Biblia, ako ang pintuan, sabi ng Panginoon. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sinumang pumasok sa kanyang pintuan ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Amen. Yan ang Panginoon, sabi ni Lord. Ang sinumang pumapasok sa akin, ang sinumang naniniwala sa akin, ang sinumang nananampalataya sa akin at naniniwala, makakasumpong siya ng buhay, makakasumpong siya ng pastulan at siya ay maliligtas. Amen. Siya ang makipot na pintuan, narrow the gate that leads into everlasting life. Wider is the gate that leads into destruction. So, ang maluwang na pintuan ay kapahamakan pala dulo nito. Uh-huh. Ang akala mo sa una ay maganda pala, sa una lang pala. Habang tumatagal, doon na malalaman mo na ay nagkamali ako ng pintuan na pinasok. Hindi ka na makakalabas, nakapasok ka na eh. Samantalang kay Lord, pag pumasok ko, pwede kang lumabas. Mm-hmm. Di ba sabi ni Lord, makakalabas at pasok siya at makakahanap siya na pastulan. Dito sa kabila, pag pumasok ka, hindi ka na makalabas. Diri-diritso ano na ito. Kala mo, abang naglalakad ka, diritso bangin na, may bangin pala sa ilalim. Pag-akbang mo, di ba ang tao pag nahulog sa bangin, mabubuhay pa kaya kung malalim ito? Eh doon sa bangin na yon, eh ang puro batuan doon sa ilalim, patay ka. Bibira ang mga tao na pumasok, na nahulog sa bangin na naligtas pa. Mm-hmm. It's either mamatay sila o kainin sila ng mababangis na hayop. Oh, dito sa mandala sa Panginoon, pag tayo pumasok sa kanyang pintuan, kukunti lang ang nakakatagpo nito. Ilan-ilan ang mga tao na nakakapasok sa makipot na pintuan. At walang iba, si Jesus Christ din ang nagsasabi, siya ang pintuan na tinutukoy niya. At sabi po dito, may mga daan o pintuan tayong inakala natin ay tama. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito, sabi ng Biblia. Matatagpuan ito sa Kawikaan 16:25. Ang daan matuwid, sabi po ng Biblia, Proverbs 16:25. May daan matuwid na sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Amen. Akala mo ay dito tayo sa ano, mag-convert tayo sa ano, dito kasi maganda eh. Yan pala ang dulo nyan. May daan matuwid sa tingin ng tao. Sa tingin mo lang maganda. Pero ang dulo pala nito, maghahatid sa iyo saan? Sa kamatayan. Kamatayan ang maghahatid sa iyo. Kala mo nakaligtas ka na eh. Ano tayo, mag-convert tayo no? Ano kasi sabi nila, puro protection daw. Dito tayo sa bansa nila, kailangan natin maganito ganyan, makisama tayo. Sula, no. Sige, pumasok ka na dyan, hindi ka na makakalabas. Bakit? Ang dulo nito eh, kamatayan. Mamamatay ka. Walang ano to, wala kang savior doon. Nakasulat pala yan. Walang, kala mo, may daang matuwid. Oh, may daang matuwid sa tingin ng tao. Hindi to tayo maganda to kasi nag-ano sila, ganyan-ganyan, mabait sila, ganyan-ganyan. Kala mo lang yan pala. Ganun din ang, may mga tao na nagmukhang mabait, pero hindi naman pala lahat ng mabait, mabuti. Mm-hmm. Hindi lahat ng mabait, mabuti. May mga nagpapanggap kunyari na mabuti pala, may intention sila sa iyo. May gusto sila, pag nakuha nila yung gusto nila, doon mo na makikita. Lubo pala ito. Mga anyong lubo, di ba? Sabi nga ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sila yung nagaan yung tupa. Ngunit, sila pala yung mga mababangis na lubo. Ang lubo pala nito ay mga leon pala, mga tigre pala ito, mga mababangis na hayop pala ito. Nagmimisto lang tupa sila sa labas. Pero ang kalooban pala nila ay parang mga asong gubat. Mm-hmm. Di ba? Ano ba itong mga asong gubat? Di ba? Lumalapa, kumakain, wala sila sinasanto. So, ganun. May mga tao ngayon, akala nila,
Ay, dito tayo. Mag-convert tayo sa ano kasi ano tayo, may daang matuwid. Sa tingin mo lang yon. Tingin lang ng tao yun, pero ang dulo pala nito, kamatayan. Kapahamakan ang dulo nito. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nagkukulang sa atin ang Panginoon. Kaya nga, may Bible tayo mga kapatid. Sabi nga ni Prophet Hosea, bakit ang tao ay napapahamak? Bakit ang tao ay nadideceive? Kasi lack of knowledge. Lack of knowledge. Kaya ang tao ay napapahamak kasi kulang sa kaalaman. Kaya nga may Biblia. Ngayon, hindi na tayo ngayon, wala nang excuse ngayon. Bakit may internet ka o wala? Kung may internet ka, makakabasa ka ng Bible. Isang pindot lang ng daliri mo, makakabasa ka na. Ngayon, wala nang dahilan para, ay, hindi ko alam yan. Ikaw lang may problema kasi ang ginagawa natin kasi katamaran. Imbis na magbasa tayo ng Bible, hindi nagbabasa. Busy tayo sa Facebook. Mag-share tayo ng Word of God. May isang verse na wala tayo nakikita sa wall na nag-share. Ang sineshare, puro mga hugot. Magaling ang tao sa hugot. Yan kayo, tingnan ko lang kung doon kayo sa hukay, kung sinong huhugot sa inyo doon. Pag nahulog kayo sa bangin doon sa kamatayan, yung hugot yan, walang huhugot sa inyo doon. Iba yung huhugot sa inyo doon. Diablo ang huhugot sa inyo doon. Samantala si Jesus Christ, hindi ka mapapamag sapagkat hugutin ka niya mula sa kamatayan, papunta sa liwanag, papunta sa buhay. Amen. Ang Panginoon, ang tunay na huhugot sa iyo. Hindi ang iyong makaibigan, kung sino man dyan. Kaya nga, wala tayong sasayangin na oras habang buhay tayo. Hindi natin alam kapatid. Kung tayo ba ay mag-exist pa dito sa mundo, alam mo ba natin kung kailan tayo mamamatay? Alam ba natin kung kailan tayo babaway ng buhay? Kaya nga sabi ng Panginoon, habang may oras, lumapit kayo sa Diyos. Come to Him boldly. In time of need, yung throne of grace, yung pagpapala ng Panginoon, ay makakamtan natin sa oras na ating pangangailangan. Bakit hindi tayo lumapit? Nag-anyaya sa atin ang Panginoon. Inanyayahan tayo, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi lang kapahingahan ang bibigay sa atin ng Panginoon. Kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, dito kayo sa amin pumasok. At sabi ng Panginoon dito sa John 10:7, inulit pa ulit ni Lord. John 10:7. Hindi talaga nagkukulang ang Panginoon. Inulit pa niya sa sinabi niya ito. John 10:7. Sabi ng Panginoon, kaya't muli sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa. Siya talaga ang pintuan. Sino ang mga tupa dito? Ang Panginoon talaga. Tayo ang mga tupa. Siya ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Ngayon, kung ikaw tupa ka sa ibang pintuan, ka mapapahamak ka kasi yung pastol mo, hindi ka kayang ipagtanggol pag dumarating yung mga mababangis na ngayo. Samantalang ang Panginoon, buhay niya, inaalay niya para masave ka. Yan ang tunay na pastol. He's a good shepherd. Siya ang tunay na pastol kasi kahit na lugmok ka na, wala nang tumutulong sa iyo. Mismo kaibigan mo, mahal mo sa buhay, dinidiin ka, wala nang tumutulong sa iyo. Ang Panginoon hindi. Kahit wala ka nang inaasahan, siya talaga, siya ang tutulong sa iyo. Ang Panginoon talaga ang tunay nating best friend. Kung best friend mo yung asawa mo, pamilya mo, mas higit na bigyan mo ng pagpapahalag ang Panginoon kasi siya ang tunay mo talaga na kakampi. Siya ang tunay na kaibigan mo, ang Panginoon. Kahit sa pinakailalim ka niya, tutulungan ka niya. Samantala ang tao, tutulungan ka lang pag may kailangan sa iyo. Kahit asawa mo, pag wala ka na may sustento niyo, wala ka na may ibigay, iiwanan ka niyan. Subukan mo asawa mo, huwag mo padala ng 5 buwan. Kung pag-uwi mo, asawa mo ba ba yan? Malamang hindi na. Malamang hindi na. Maghanap na ng ibang lalaki. Eh, ikaw ba naman eh, wala ka na may ibibigay. Ikaw ba naman, papayag mo yan. Kaya nga, ang tao minsan, masasabi mo lang close mo yan kasi nga may nahuhugot sa iyo. Nahuhugot. May nakukuha sa iyo, kaya tinuturing kanyang miya-miya ka. Mabango pa sa kanya kasi may naibibigay ka. Subukan mo ka ng wala na siyang pakinabang sa iyo kung magiging mabango ka pa sa paningin niya. Wala. Pero ang Panginoong Hesus, siya ang tunay nating pastol. Amen. Ang pastol, nagpapakain sa tupa. Pag nakita niya yung tupa, nilalapang ng asong gubat, hinahabol at pinapatay ang asong gubat at ililigtas ang tupa. Mismo ang buhay niya, iaalan niya kahit may mabangis na leon dyan. Yan si Jesus Christ. Siya ang tunay nating tupa kasi tayo ang ano, pastor, siya ang pastor natin, tayo yung mga tupa niya. At saan tayo dumadaan sa kanya? Siya ang ating pintuan. Siya ang dinadaanan ng kanyang mga tupa. Amen. Yan po sabi ni Biblia. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, makalimutan natin ang lahat, huwag lang ang Panginoon. Itakwil natin ang lahat, huwag lang ang Panginoon. Lahat yan, mawala na sa atin ang lahat, huwag lang ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya mismo ang makakatulong sa atin sa lahat ng oras ang Panginoon. Kaya ang Panginoon talaga ang priority natin sa buhay natin. Ano man ang gagawin natin, unahin natin ang Panginoon. Para sa lahat ng oras, lagi natin siya kasakasama at uunahin tayo ng Panginoon. Maraming appointment, kahit maraming appointment ang Panginoon, uunahin ka niya kasi inuuna mo siya. Amen? Amen. Hindi kanya pababayaan pag inuuna mo ang Panginoon. Siya lagi ang ano mo.
Siya laging bukang bibig mo, kaya ang Panginoon lagi nating sambahin, i-glorify ang pangalan, itaas lagi ang pangalan ng Panginoon. Higit sa lahat sa mga ganitong pagtitipon, sa ganitong mga fellowship, dito nalulugod ang Panginoon kapag siya lagi ang pinag-uusapan. Dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay makakalapit sa Diyos. Sabi po ng Biblia. Dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay makakalapit sa Diyos kasi siya ang pintuan eh. Siya ang dadaan mo papunta doon sa Diyos. Sa Diyos, sapagkat siya ang pintuan na ating dadaanan patungo sa Ama. Ang Panginoon, sabi ng Bible. Dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay makakalapit sa Diyos sapagkat siya ang pintuan na ating dadaanan patungo sa Ama. So, ibig sabihin, gusto natin pumunta sa Diyos. Walang ibang pintuan. Walang ibang dadaanan kundi si Hesus Kristo. Pag sa ibang pintuan ka, hindi Diyos, hindi tunay na Diyos ang pupunta mo. Si Lucifer ang mapupuntahan mo. Ang Satanas ang mapupuntahan mo pag sa ibang pintuan ka pumasok. Kasi si Jesus lang ang tunay na daan patungo sa Ama, patungo sa Diyos. Episode 2:18. Tingnan natin sa aklat ng Episode. Chapter 2, verse 18. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay makakalap. Episode chapter 2, verse 18. Yan po sabi ng Bible. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Paano tayo makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu? Kanino tayo dadaan? Kanino? Ito yung lumabas yung Trinity. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, Father, Son, and Holy Spirit. Holy Spirit. Dahil kay Kristo, because of our Lord Jesus, Episode we can 2:18. Come to our Father through the Holy Spirit. So kaya nga, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi mo pwedeng i-chipwira ang Espiritu sapagkat paano ka mag-worship? Through Spirit. Paano ka makakapag-pray? Through Spirit. Paano tayo makakalapit sa Ama? Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Si Jesus Christ ang ating tulay para tayo makapunta sa Diyos. Kung wala ang Panginoong Kristo, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Bakit? Bakit tayo ang tanong ko, bakit hindi tayo makakalapit sa Diyos kung wala ang Panginoong Kristo? Bukod sa walang pintuan, Jeff, bakit hindi makakalapit sa Diyos kung wala ang Panginoong Kristo? Kasi po siya yung pamamagitan sa atin. Bukod sa pamamagitan, yan po ang ano, siya yung pamamagitan. Pwede siya yung ating, siya yung tagapamagitan ng Panginoong Kristo, Proprietor. Amen. Mm-hmm. Kuya Mark, bakit tayo hindi makakalapit sa Diyos kung hindi tayo dadaan sa Panginoong Kristo? Dahil tayo makasalanan, so tayo masyado ng malay sa Panginoong Diyos, kailangan natin ang pamamagitan ng Panginoong Kristo na nag-observe lahat ng ating mga kasalanan. So, Jesus Christ, tayo po ay makakalapit natin pa rin ng Diyos Ama. Without Jesus Christ, hindi po tayo maliligtas. So, siya lang po. Amen. Maring, tama ang mga sagot ninyo, Kuya Ating. Bakit tayo, kailangan natin dumaan si Jesus Christo bago tayo makakapasok sa, bago tayo makakit sa langit, bago natin makita ang Diyos, bago tayo makalapit sa Diyos, bakit kay Jesus Christo kadadaan? Hindi po pwedeng dumiritso na lang? Mm-hmm. Pwede. Kasi siya tumubos sa atin sa mga kasalanan. Amen. And according sa John 3:16, di ba? Sabi sa John 3:16, walang for God so loved the world, dahil sa pagmamahal ng Diyos Amen. Ama sa ating mga anak, ibidingay niya si Jesus Kristo upang sinumang pumanampalataya sa kanya ay magkaroon ng for God so loved the world. Kaya nga dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya kanyang buong na lang si Jesus. At sinumang lumapit nito, ang sinumang manampalataya nito, hindi na mapahamak, bagkus magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yan po, tama si Kuya Teng. Kuya, bakit kailangan natin dumaan kay Jesus Christ? Hindi ba tayo mag-pray na lang ang Ama, diretso na kaagad? Pwede ba tayo pwedeng lumapit sa Diyos na lang na i-chipwira natin si Holy Spirit at si Jesus Christ? Kaya nga, kasi kailangan niya muna tayong linisan sa mga kasalanan natin. Amen. Kailangan niya tayong i-save sa mga gagawing tutubusin ka sa kapahamakan mo. Amen. Tama rin. Kuya, bakit kailangan natin dumaan kay Jesus Christ bago tayo magarating sa Diyos? Siguro kung wala ang Hesukristo, maniniwala ba tayo sa kanya? So siguro kailangan manampalataya muna tayo sa Jesus bago natin kumbaga true faith. Kailangan maniwala muna tayo. Kailangan paniwalaan, kailangan magdasal in that way. Amen. Tama rin ang sagot mo. Pastor, bakit kailangan natin dumaan kay Jesus Christ? Bakit hindi ba tayo pwede dumiritso sa Ama na lang? Katulad ng ginagawa ng ibang reliyon, wala silang Isokristo at wala silang Holy Spirit. Dumiritso na kagad sila sa Ama na which is maliit sa kautusan ng Biblia. Hindi naman nakasulat doon. Ang sabi ng Biblia,
ang lahat na nanampalataya sa Panginoon ay bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At binanggit mismo ng Biblia na kailangan i-baptize sila sa pangalan ng Ama, Father, Son, and Holy Spirit. Bakit kailangan pa natin dumaan si Jesucristo bago tayo makarating sa Diyos? Sapagkat kung hindi ang Panginoong Jesucristo, paano natin makikilala ang Diyos? Kung hindi, sino ang Diyos? Kung hindi, natin paniniwalaan si Jesucristo, walang sino manakita sa Ama, kundi ang Anak. Tapos ang Panginoong Jesucristo ang siyang katuwiran natin. Kung wala ang Panginoong Jesucristo, wala tayong katuwiran. Iyon ang requirements eh. Be holy, be loving, and be perfect. Si Jesus Christ ang nag-ano nun eh. Nagpuno nun eh. Tapos siya ang ano natin, atonement. Kung walang sacrifice, walang forgiveness. Amen. So lahat po ng sagot ninyo tama. Wala pong mali sa sagot ninyo. Lahat po nasa Bible, lahat na scripture, Kuya Mark, lahat po ng sagot ninyo ay tama. Iba-ibang verse, iba-ibang interpretation, pero lahat po ng sagot ninyo ay tama. Sapagkat po ang Diyos ay banal. Walang tayong tao, hindi tayo banal, pati makakalapit sa Diyos. Hindi ka maaaring lumapit sa Diyos, mamamatay ka dahil banal siya. Hindi ka pwedeng i-accept ni Lord, banal siya, tapos lalapit ka, napakadumi mo. Kailangan bumaba yung Anak, saan yung makasalanan? Si Jesus na banal, bumaba, naging tao, ang Diyos na nasa langit, bumaba, nag-anyong tao. Nag-anyong makasalanan para itong mga kasalanan tutubusin niya at yun ang irepresenta niya sa Ama. Mm-hmm. Dahil siya ay Diyos, naging tao siya, nag-anyong makasalanan kasi ang itong mga makasalanan nito kailangan niya mag-anyong tao, maging makasalanan para itong mga tao na ito na makasalanan tutubusin niya sa pamamagitan ng sarili niya. Mm-hmm. Siya ang tumubos sa atin, naging perfect, di ba sabi ni Father, be loving, be perfect and be holy. Sino nakagawa nun? Si Jesus Christ. So siya lamang ang may karapatan na bumaba. At siya rin ang may karapatan na mag-represent sa atin kasi siya lamang ang huli, siya lamang loving, siya rin ang perfect. Nang humarap lang ang Panginoong Jesucristo sa Ama, mat sila. God is holy, Jesus Christ is holy. So, perfect. Perfect. Humarap, positive to positive, nagharap sila, kayo na nandiyan negative, inabsorb kayo ni Lord, naging positive na kayo, nakagaya niya. Kasi nga, nanampalataya kayo, yung righteousness mo, binigay ni Jesus Christ. Yung karumihan mo, yung pagiging makasalanan mo, tinubos niya, kinuha ni Lord. Naging malinis kayo, naging banal na kayo dahil sa Panginoong Jesus. Ngayon, naharap si Lord, kayo ang i-represent ni Lord. Si Lord Jesus ang naging high priest natin sa Diyos. Siya ang nagre-representa sa mga mananampalataya. Kaya ngayon tayo ay banal, karapat-dapat na lumapit sa Diyos sapagkat mismo ang Panginoong Jesucristo na ngayon ang siyang namagitan sa Ama. Ang simbahan na itinayo ng Diyos ay hindi katulad ng simbahan natin. Ang simbahan ni Lord na nasa langit ay wala nang hanggan. Si Lord ngayon nandoon nakaupo sa kanan ng Diyos. Nandun siya ngayon naninilbihan kasama ang Diyos. Siya ngayon nag-worship siya doon. Si Lord ngayon ang high priest doon. Siya ngayon yung araw-araw tayo nililinis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo malinis na tayo. Kaya pag sinasabi niyo sa sarili niyo makasalanan ka, ibig sabihin hindi mo pa tinanggap si Jesucristo. Hindi na. Bakit mo sinasabi sa sarili mo na makasalanan ka, inilinis ka na ng Panginoon? Bakit mo sinasabi na hindi ka pa pinapatawad ng Diyos, pinatawad ka na ng Panginoon? Yung pagkapako ni Jesucristo, pinako ka na doon eh. Kasama ka na doon sa pagkapako. Yung pagkamatay ni Kristo, namatay ka na rin kasama niya. Nang nilibing na ang Panginoong si Kristo, nilibing na rin ang kasalanan mo. Nang nag-resurrect ang Panginoon, nag-resurrect ka na rin as a new creation. Kayo ay mga bago ng nilalang. Amen. Kaya sabi ng 2 Corinthians, kayo ay mga bago ng nilalang. Kaya nga ituunan ninyo ang kaisipan ninyo sa mga panlangit na bagay sapagkat bago na kayong nilalang. Hindi na kayo yung buhay ninyo, nakatago na sa Diyos. Yung buhay natin ngayon, hindi na ito atin. Kaya ang mind natin ngayon, hindi na dapat nakafocus sa mga spiritual na bagay, sa mga material na bagay. Kasi itong mga bagay na nakikita ng mata natin, may kamatayan, nabubulok. Kaya sabi ng Panginoon, tinubos na kayo, kayo ngayon ay ano na, kayo ngayon ay mga children of God. We are the children of God. Kaya ngayon ang priority ng mga children of God, ngayon hindi na yung mga bagay na mga material na bagay, mga nakikita ng mga mata, mga nabubulok na mga bagay. Kaya ngayon, being children of God, itunin nyo ang inyong paningin sa Panginoong Jesucristo. Hebrews 12:2, He is the author and the perfecter of our faith. Habang nakatutok tayo sa Panginoon, nakafocus tayo, nakakalimutan natin ang mga bagay dito sa sanlibutan, which is dito na naghumaling ang karamihan. Dito ang maluwang na pintuan kung saan ito yung mga bagay na nakikita ng mga mata. Dito naghuhumaling ang mga tao. Dito sila pumasok ngayon sa maluwang na pintuan. Dito sa worldly things. Marami ang pumasok dito sa worldly things. Yung maluwang na pintuan kung saan dito may kabulukan. Dito may katapusan. Dito may kamatayan. Lahat ng mga bagay na nakikita ng mata natin ay may katapusan.
Kaya dito tayo sumakipot na daan dahil kunti lang ang nakakasumpong nito. Sabi ng Panginoon, iilan lang nakakasumpong sa makipot na daan nito. Iilan lang ba ang nag-worship sa Panginoon? Iilan lang ba ang nakakilala sa Panginoon Jesus Kristo? Amen. Yun ang tunay na pintuan, sabi ng Ama. Sabi ng Biblia. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya nga sinasabi ng ating Panginoon na siya lamang ang daan patungo sa Diyos. Sabi ni Jesus Christ, siya mismo nagsabi nito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon na siya lamang ang daan patungo sa Diyos sa John 14:6 tinanong natin. John 14:6 and 7. Sabi ng Panginoon, ako lang, wala nang iba pa. John 14:6, 7. Verse 6 muna. Sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Malinaw yan. Hindi tayo makakarating sa Diyos. Sabi ni Lord, malinaw siya mismo nagsabi na ako lang ang daan, wala nang iba. Di sana sinabi ni Lord na isa lang ako sa daan, hindi. Ako ang daan, ibig sabihin singular. Singular, hindi siya plural kasi pag plural marami. Singular, ako ang daan. Ako lang ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon. Malinaw yan. Klaro-klaro, sa Bisaya pa, klaro-klaro yan talaga ang ano, di ba? Talagang si Jesus Cristo lang talagang pintuan, siya lang talagang daan. Wala nang ibang daan. Wala nang iba. Wala nang left, wala nang U-turn, o ano, straight lang, isa lang, amen. Ito rin yung narrow road. Yan ang narrow road, yan ang magigod na daan, na naman, kukunti lang ang nakakasumbong. Amen. Siya lamang ang tunay na daan, wala nang iba. Yan yung narrow road. At sa next verse natin sa 7, sabi ng Panginoon, hallelujah. Sa 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala ninyo siya at inyo na nakita. Inyo siya rin pala si Ama. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, kung kilala ninyo, kung ako'y kilala ninyo, sabi ni Jesus Christ, kilala na rin ninyo ang Diyos. Kilala na rin ninyo ang Ama. Mula ngayon, ay kilala rin ninyo siya at inyo na nakita. Sinong nakita nila? Si Jesus Christ. Therefore, nakita nila ang Diyos. Kanino? Kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ. The reincarnate God. God in a human flesh. In a human flesh. Amen. See? Kung habaan natin yung mag-iibang topic, i-continue natin next week. Pero yan ang malinaw talaga na sabi ng Panginoon, ako lang talagang daan, walang iba. Kung nakita ninyo ako at kilala ninyo ako, kilala na rin ninyo ang aking Diyos. Dahil ako rin ang Diyos. Ako rin ang Ama, ako rin ang Anak, ako rin ang Espiritu Santo. Kilala na ninyo siya. At kaya nga, Father, Son, and Holy Spirit. Ang Diyos ay nagpapakilala sa iba't ibang panahon. Noong panahon nila Moises, nagpapakilala ang Diyos bilang Ama. Nang panahon nila Isaac, Jacob, ni Abraham, nagpakilala ang Diyos bilang Ama. Sa panahon noon ng mga disipulo, nagpakilala ang Diyos bilang Anak. Sa panahon natin ngayon, nagpakilala ang Diyos bilang Banal na Espiritu Santo. Amen? Ayan po. Kaya nga po, tayo maguluhan katulad sa atin, hindi tayo naguguluhan. Bakit? Kilala natin si Jesus Cristo eh. Ang mga naguguluhan sa Father, Son, and Holy Spirit, ang tunay na hindi nakakilala sa Diyos. Amen. Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka maguguluhan sa Father, Son, and Holy Spirit. Pero pag naguguluhan ka, magduda ka sa sarili mo kapatid, hindi mo pakilala ang Diyos. Mm-hmm. Bakit kaya naguguluhan? Hindi mo pakilala talaga ang Diyos kung sino ang Diyos. Pero yung mga nakakilala sa Panginoon, hindi sila naguguluhan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kailan ang kilala nila 100% kung sino ang Ama? Kilala nila kung sino ang Anak? Kilala nila kung sino ang Banal na Espiritu Santo? Kaya nga tayo, pasalamat tayo bilang mga believers, pamanampalataya, sapagkat alam natin kung sino ang tunay na Diyos. Kaya doon sa 1 John, tingnan natin kung sino ang tunay na Diyos. 1 John, chapter 4 verse 20. First John chapter 4 verse 20. Sa 5. At nalalaman nating naparito ang Anak ng Diyos at binigay niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino ang tunay na Diyos? Si Jesus Cristo. Siya rin ang everlasting life. Malinaw liyan. Amen. Amen. Kaya huwag tayong malito. Kaya malasabi talaga na sabi ng Biblia na tunay nga na ang Diyos natin ay buhay. Diyos ang makipot na pintuan na sinasabi ni Biblia. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus Cristo. At balik tayo sa topic natin, Matthew 7:13-14. Matthew 7, chapter 13. Ayan po.
Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pamamagitan. At ito ang dinaraanan ng marami, itong key verse natin. Yung nga po, si Jesus Christ na nagsabi, pumasok tayo sa makipot ng pintuan. Ang sinasabi niya, makipot ng pintuan, walang iba kundi ang sarili niya. Amen. Siya mismo ang tinutukoy niya, hindi pa nila mag-gets. Pero dahil tayo, naniniwala tayo sa kanya, nag-gets ka agad natin. Siya pala yung daan. Siya pala mag-ipot ng pintuan na tinutukoy ni Biblia. Nakukunti lang nakasumpong nito. Samantalang ang kapahamakan, maluwang, marami ang pumapasok nito. Kaya nga po, napakabuti natin. Sapagkat nakilala natin ang Panginoong si Kristo, siya po ang narrow gate. Amen. Napapasukan natin patungo sa buhay. Ang Panginoong si Kristo lamang ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Wala nang iba pa. Kundi ang Panginoong si Kristo lamang. Kaya po tayo ito may lahat at palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos dahil nagpakilala siya sa atin. Amen. Thank Amen. You, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. At itinuro mo sa amin, Panginoon, kung saan kami papadaan. Tinuro mo sa amin, Panginoon, kung saan kami papasok, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Panginoon, ang nais mo, maligtas, Lord, ang iyong mga anak. At nagpapasalamat kami, Panginoon, at nilid mo kami dito, Panginoon. Kami, Lord, ay tunay na lang sa iyo, Panginoon. Siya nga po, kami yung mga anak, Panginoon, si Kristo, at nananalig kami, nanapalataya sa iyo, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, sa iyong grasya, Panginoon, sapagkat ang kautusan na ibinigay kay Moises, ngunit ang kagandahang loob at ang katotohanan ay nagmumula sa iyo, Panginoon, Siya nga po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat sabi mo, Lord, sa dyan, sinapunta ka dito, Panginoon, upang kami magkaroon ng buhay at ang buhay nito, Panginoon, ay isang masagana at kaya-aya. Thank you so much, Lord. At sinabi mo rin, Panginoon, na ikaw ang pintuan na dadaanan ng mga tupa. Amen. At pag pumasok kami sa iyo, Panginoon, makakatagpo kami ng pastulan, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na ikaw ang Diyos na hindi nagugulang sa amin. Ikaw ang Diyos na laging nagpapaalala sa amin. Siya nga po, Panginoon. Ikaw lagi ang nagpapaalala sa amin sa kaligtasan. Ikaw ang nagtuturo sa amin patungo sa katotohanan upang kami hindi maligaw. Ikaw lagi, Panginoon, ang nagpapaalala. Ang iyong salita, Panginoon, sa Bible na ito, ang iyong salita, ang siyang nagtuturo Hallelujah. Sa amin upang kami, Panginoon, ay mamuhay, Panginoon, ayon sa katotohanan at ikaw, Panginoon, ang katotohanan. Wala nang iba pa, O Lord Jesus. Ikaw ang Diyos na bumaba mula sa langit. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. Ikaw ang Diyos na nagbubo ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang tumubos sa amin, Panginoon. Upang lahat kami, Panginoon, ay maligtas sa lahat, Panginoon. At ang iyong kamatayan, Panginoon, sa krus, ito, Panginoon, ay katibayan, Panginoon, ng iyong katagumpayan. Sa iyong kamatayan, Panginoon, ay nilupig mo lahat, Panginoon, ang pamunuan sa langit at sa lupa, Panginoon. Lahat ng mga spiritual entities, Panginoon, ay nilupig mo, Panginoon, maging ang sanlibutan na ito. Hinilira mo sila, Panginoon, para mga bihag dahil sa iyong kamatayan, Panginoon, dahil, Panginoon, sa iyong katagumpayan. Kami, Panginoon, ay nabahagian din, Lord, ng iyong katagumpayan. Your victory, O Lord, is our victory also, O Lord Jesus. Kaysa mga oras na ito, Panginoon, kami, Lord, ay namuhay bilang isang matagumpay dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming righteousness, O Lord Jesus. Ikaw ang aming katwiran, Panginoon. And we are the righteousness of God in Christ. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama. Sinasamba din ang dakila ng walahati ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah.